Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. General love reading, guys. For personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Anyway, itong side na ito, or itong card na ito ay gagamitin ko for your side. And then, yung isa kanina ay for your person. Pero, pwedeng magkapalit-palit roles. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Kasi sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon. So, bahala ka nang ilagay yung sarili mo sa sitwasyon, okay? So, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Let's start your reading, Water Sign. What we have here for Water Sign, please, work guys, angel guys, for Water Sign. Water Sign Philippines, check nyo na lang yan sa YouTube. Special channel for Water Sign. Okay, for water sign, main energy, water sign, main energy for water sign. Ten of Cups. By the way, hindi ako nagre-read ng reversal. Babasahin ko lang yung reversal na yon if nakuha ko yung energy ng reversal siya. Okay, pag naramdaman ko yung energy na yon. The Two of Swords is here, Five of Swords. Two of Swords and Five of Pentacles, Seven of Cups. Okay. Masyadong malaki yung pangarap mo, no? Yung dreams mo. I can see that marami kang gustong ma-achieve sa buhay mo. Mataas ang pangarap mo. But for what I can see here with the Five of Swords, pwedeng nawawalan ka na ng gana or feeling mo hindi na siya posibleng mangyari. Parang, you know, masyadong mataas eh. And ikaw sa sarili mo, nakukulangan ako actually ng action sa'yo. I'm sorry to say, but that's the truth. That's the reality here. Yung iba, pwedeng sa sitwasyon mo, kaya hindi mo magawa yung mga actions na dapat mong gawin. Pero yung iba, sa sitwasyon mo lang, maybe kulang yung opportunities or kulang yung, you know, yung pagkukuhanan mo para mangyari itong mga pangarap mo na ito. And I feel like for now na andito ka ngayon sa crossroad, ano ba talaga? Should I change my plan or yung pangarap ko? Baguhin ko na ba yon? So, yun yung nakukuha ko sa'yo ngayon. Maybe for some of you, lack of money is one of the reason or pinaka nagiging dahilan dito kung bakit hindi mo ma-achieve yung pangarap mo. Like, maybe you want a castle, pero sa ngayon, ano lang meron ka, parang wala. So, paano ko magkakaroon ng mansion or kastilyo na, yeah, ganun yung nakukuha ko sa'yo. Parang, maybe walang-wala ka talaga or yung pangarap mo is napaka-liit at hindi ka pa nakakapunta man lang sa gitna pa paparating doon sa pangarap na yon. So, medyo nagdadalawang isip ka ngayon, no? Pagdating sa family, I can see a lot of love, a lot of emotions. So, maganda yung sinasabi dito. Family, friends, or yung mga trabaho na tinuring mo ng pamilya. So, nakikita natin na there's a lot of positivity, a lot of happiness in there. I feel like, kumbaga hindi mo kailangan, I feel like you're comfortable naman kung nasaan ka ngayon. Komportable, masaya, okay naman, you know. And, yeah, let's talk about your person. For your person, person-y, water sign, what we have here for the person of water sign. By the way, nakakakita ako ng baby. I don't know, something to do with baby. Like maybe a newborn baby, ganun. The Empress, the Knight of Wands. Justice card, two major arcanas.
And the Ten of Wands, I feel like itong person na ito ay hindi nag-let go. Like, hindi kanya ilalet go. Gusto niya ng future with you. Gusto niya ng communication sa'yo. And this person, matindi yung paghanga niya na nararamdaman para sa'yo. Gusto kanya physically attracted to you, sexually attracted sa'yo. Gusto niya mag-travel to see you. Gusto niya mag-travel to see you. Like, maybe, actually, this person wants marriage pagsasama. Hindi lang basta relasyon. This person wants everything. Gusto niya makuha lahat. And gusto niya mag-travel para makita ka. Or magkaroon ng something sa inyong dalawa. I feel like hindi ka na nagbibigay ng anything sa connection na ito because wala, I don't see any movement. You're focusing on walking away na nga sa kanya or sa connection. Wala kang pakialam kung naghihintay pa siya or what. It's like iba nga talaga yung gusto mo. So what is the connection all about? What is the connection here? What's the situation? Retreat. So, yan. Nakikita natin yung pag-disconnect mo nga dito sa person nito, sa connection niyo. And with the love yourself first, you're loving yourself. Mas nagpo-focus ka sa pagmamahal mo sa sarili mo. You don't care about this person. Gusto ka niya, but with the free yourself, it feels like pwedeng may pagkakontrol din siya kasing ginagawa dito. Like, hindi siya fully nagiging honest or you know, communicative sa'yo. So, maybe gusto ka niya, pero hindi mo nakikita sa actions niya na gusto ka niya. You know? And, maybe you want to be happy. Yun ang nakikita natin noon. Pero sa ngayon, mas nauunahan ka ng mga usaping material. Diba? So, naka-focus ka sa mga material na bagay na nasa paligid mo. So let's move on sa ating reading. Ano yung mga nasa isipan at emotion ninyo nitong person na ito? For water sign, please. For water sign, nasa isipan at emotion. For water sign, Ten of Swords, yan. Knight of Swords and the Devil is here. Bottom of the deck, we do have here the Two of Cups. Kunin ko na rin sa side ng person na ito. Nakakonect mo. For water sign, please. Spirit guides, angel guides. For water sign. Meron ako nakikitang ideas mo, by the way, na maganda. Like, meron yung magbigay ng success and yaman para sa'yo. Ideas ito. Mga nasa isip mo. Maybe, wala pang actions for now. But, soon, yung iba, pwedeng gawa ng action yung patungkol doon. And, pwedeng magbigay ng success ito para sa'yo. For water sign, sa isipan ng at emotion, you're dealing with someone who is with a Hierophant, Taurus energy, na ma-master niya na yung pagiging secretive or non-communicative dito sa connection na ito, diba? Parang master na siya dyan. Kayang-kaya niya nang hindi makipag-connect or makipag-usap sa'yo. We do have here the world, yan. Yung pag-disconnect at paglayo at pag-iwas, maybe sa separation na ito, parang okay, natanggap ko na. Parang sanay na ako. And then this person is maybe walking away. Lumalayo, umiiwas because actually hindi siya sure kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. And for now, nakikita niya na parang you are with the strength card, Leo energy. You're giving your energy to something else or someone else. Pwedeng person, pwedeng career. And then parang naisip niya, wala naman siya pakialam sa akin. So, you know, masakit para sa kanya yun na parang wala kang pakialam. And that you are more focused sa mga priorities mo kaysa sa kanya. Masakit para sa kanya yon. And I feel like itong person na ito is tinatry niya lang i-deny na parang wala na lang or wala lang. Wala ka lang para sa kanya. Pero sa sarili niya, alam niyang mahirap. This person is, hindi ko alam kung may ano ba siya, bisyo.
I mean, maybe may bisyo siya, like pagsisigarilyo, or something to do with lungs problem. Kailangan niya mag-ingat. Kasi yung person na ito is makaka-apekto yung bisyo niya sa daily activities niya. So, ano yan, may effect. Reconciliation. So, I feel like this person wants you and you only. Wala siyang ibang gusto kundi ikaw with the true love. Love yourself. But you do love yourself. You are releasing, or ikaw yung nagre-release or umaalis dito sa person na to. Pero yung person na to wants union. Gusto niya na pagbalik. Gusto niya na something to do with you. Pero ikaw, you don't care. In the end mo na eh. You are the one na nakikita natin nag-end. Siya, umiiwas lang siya. Pero hindi ibig sabihin ng umiiwas siya is in-end niya na. Umiiwas siya, pero nag-hoping pa rin siya, no? Nag-ano pa rin siya, nag-hopya, na sinasabi. And, umaasa, yan, sa Tagalog. Umiiwas lang siya, pero umaasa pa rin siya na magkaroon ng reconciliation sa inyo dalawa. But this is a mutual energy, but I don't know yung iba sa inyo, pwedeng you just want reconciliation sa place kung saan kayo nakita. I don't know. First, hindi, huwag mong kunin kung hindi magre-resonate para sa'yo yun. Pero maybe you want reconciliation sa place kung saan kayo huling nagkita. Or maybe dun sa mga ibang tao na involved dito sa connection na ito. Gusto mo makipag-reconcile doon sa mga taong yon. Hindi sa kanya particularly kasi sa kanya wala kang pakialam. Or, you know, maybe you just want to mag-travel and to see that place and to see the people doon sa place na yon. So, ayan yung nakikita natin niya. And with the devil, I feel like ang mga nasa isipan mo sa kanya is mga negative or mga, you know, hindi, kumbaga ikaw na rin ang naninira sa sarili mo sa kanya eh. Ay, mali. Ikaw na rin ang naninira sa kanya, sa sarili mo. Like, hindi mo na kailangan ibang tao magsabi pa na, oy, alam mo ba si ganito ay, kumbaga hindi mo na siya kailangan siraan. Or hindi na kailangan ng ibang taong siraan siya sa'yo. Kasi ikaw, alam mo na sa sarili mo yung mga pangit na makikita mo sa kanya or iniisip mo sa kanya. You know, kaya hindi ka na na-attract. Actually, I don't see any attraction here. By the way, nakakaramdam ako ng energy with the yung sinabi ko nga kanina, lungs problem. So, I don't know if it's you. May yung iba sa inyo kasi that could be you. Na may bisyo na nakaka-apekto sa iyong lungs, sa iyong baga. Be careful. Ayan, medyo nakakaramdam ako ng hapo na hindi ko maintindihan kung bakit bigla ako hinahapo. So, this is your energy, guys. This is your energy. And, kung may bisyo kayo, you have to, you know, tanggalin yun. What will happen in the near future for you? Near future for water sign. Kakarinig ako ng tunog ng tubig. I don't know kung malapit ka ba sa faucet or something na tumutulo. 9 of Wands, the 8 of Cups, and the Queen of Swords. Bottom of the deck, 3 of Swords. Okay, so this is for your future, guys. Kukunin ko na rin yun sa person mo. Nakakaamoy ako na nag-iihaw. This could be a reading. Oh, so yung iba, kung wala ka namang bisyo, pero sa career mo or sa work mo, there's like laging may usok or what. Yan, nakakaamoy ako ng medyo parang hinahapo ako eh. Parang laging nahihirapan ka huminga because of that. Maybe kailangan mo ng air
I don't know, parang ano, parang kailangan mo ilipat ng lugar. Kung possible, yung sa open air, ganun. By the way, maglalagay lang ako ng ano, ng kandila. Kasi umubos na yung aking kandila eh. Okay. Nakita ko ng Capricorn, Virgo, Pisces, Aries is also here, the Emperor. Future tayo ha. Mutual energy in the future. Spirit guides, angel guides. Future for other our water sign. Capricorn is also here. I don't know if you're dealing with a soulmate, twin flame, or whatever. May spiritual connection para sa iba. Pero okay lang kahit wala. Make the effort. Codependency. So, yan. In the future, I can see you cutting off this person. Nakaka-focus ka na sa, ano, sa future talaga na. Like, kung may challenges sa inyo, malaki yung challenge na ito. And I feel like with the Three of Swords, wala eh. Kung sinaktan ka niya, this is one of the reason na nakikita mo na kung bakit parang ayaw mo na kasi parang kinakot off mo siya kasi sinaktan ka na niya eh, diba? With the codependency, nakikita mo na yung mali sa connection nito. And ito yung malaking epekto or effect sa connection ninyo kung bakit ka nag-walk away, kung bakit you're concentrating on your future. Like for some of you, pwedeng may third party situation, yung iba naman pwedeng kasi nasaktan ka niya. Ayaw mo na yung feeling na yon. Ayaw mo nang masaktan pa. Ayaw mo nang, hindi ka na para magbigay pa sa connection nito kasi masakit. And alam mo na yung feeling, ayaw mo nang maulit. Okay? And then this person is very, you know, matigas. Parang ganun. Hindi ko nakikita nag-give in din siya sa connection nito. Although there's a lot of love. Hindi ko maintindihan dito sa taon to ha. Kinikwento ka kasi niya sa iba. Like, parang agaganda ng mga sinasabi niya ba tungkol sa'yo. Pero ikaw mismo, hindi ka niya makausap ng maayos. Like, hindi siya makipag-communicate or connect sa'yo. Pero kinikwento ka niya sa iba. And with the King of Wands, I feel like sinasabi niya lahat ng mga magagandang bagay tungkol sa'yo or story between the two of you. And I feel like there's pagkakagulo or pag-aaway in the near future sa inyong dalawa or matinding challenge sa connection nito na nagdudulot para sa kanya na malungkot. Like, nakikita natin na siya yung pinaka naapektuhan dito sa hindi mo pagbibigay or hindi mo pakikipag-commit or pakikipag-connect sa kanya. Siya yung lubusang naapektuhan. But you don't care. Kasi actually, kung na-master niya na yung pananahimik or hindi pakikipag-communicate sa'yo, na-master mo na rin yung saktan itong taong to. Parang yung ginagawa mo ngayon, whether may ginagawa ko or wala, masakit para sa kanya yun. And na-master mo na yun. And then this person sees you as his or her true love, pero kahit pa ikaw ang true love niya, parang wala ka nang pakialam kasi sa kanya. Talaga nire-release mo na siya. And that you are focusing sa actually new love or new opportunities. Okay? Sa mga bago. Yun yung nakukuha natin. And that maybe you want new friends. Yan. Mas naka-focus ka sa new people, new friends. At I feel like I don't know. Pwedeng marami ka ng negative. Sabi ko nga, diba? Sinisiraan mo na siya sa sarili mo mismo. So, pwedeng marami ka ng naipon na mga negative comment or negative thoughts patungkol sa taong to na kaya, ano, tuloy-tuloy na yung pag-walk away mo sa connection ninyo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.